kahapon mga Cantors, bali nag pressure test na tayo, part 2 ng ano natin ng pagre-repair ng air gun. Bali tips ko pala mga Cantors, suggestion lang po sa mga maker ng offset natin. Sana po kahit paano mapansin niyo po yung vlog natin. Yung offset pangatlong beses ko na ata itong naranasan na yung nagli-leak, okay na siya mga Cantors, pumuputok siya, pero nagli-leak ito yung papuntang barrel, dito yung nakalagay. Bali dito siya nagli-leak mga Cantors. Every time bumili ako ng offset, palagi may leak talaga dito, hindi may iwasan yan. Hindi man siya sa unang pag-convert, or minsan sa isang buwan nagko-complain, mayroong complain yung customer na may leak daw. Suggestion ko lang po sa mga ano, sa mga maker, sana po lagyan nyo man ng uring to. Ito, lagyan ko siya ng binawasan ko siya dito para malagyan ng uring. Para yung uring may space naman siya para makapasok sa gilid nito. Kasi every time bumili ako nito, walang uring Kaya yung nangyayari, akalain muna dito yung leak sa main niya na uring, sa dalawang uring na to. Ilang beses ko itong tinanggal dati. Yun pala, dito yung nagli-leak sa ano. Hindi mo naman mahalata pag nakapasok na to sa tank, sa plano mo. Yung mahalata na dito pala yung problema, akala mo dito lang sa uring, kaya tanggal, panay tanggal mo, yun leak pa rin, palit yan ang uring ng palit, yun ganun pa rin. Yun pala yun dito yung leak, kaya ito yung ginagawa ko mga Cantor. Baka ma-encounter nyo yung trouble na to. Ito. Dito yung problema. Naka parang glue lang siya kasi yung nilalagay nila. Parang glue, na kulay blue. Tapos pinapasok lang dito. Kaya nagli-leak palagi. Saka ito yung pagkagawa nito, medyo okay na, medyo okay, pero hindi 100% ako na maitiwala sa ganitong. Buti na lang barrel band, babawi na lang tayo sa barrel band kasi yung thread maliit lang, tapos ilang turns lang yung thread nya, pero susubukan pa rin natin mga Cantor. Ayun lang po, sana po sa makapansin sa gumagawa ng mga offset dyan, sa mga maker natin na kakilala, palagay naman po ng uring dito bago ipasok dito sa loob, para safety na rin ng mga customer nyo. Kasi ako murder lang din ako, customer lang din ako Ang nangyayari kasi hindi palagi nagli-leak kasi walang uring, tapos parang paste lang yung ginagamit nila sa loob nito. So yun lang po, sana po mapansin nyo yung mga ano, mapansin nyo to para kahit paano sa mga simpleng hunter at nag-aayos ng mga airgun tulad namin at bumibili din. Sana po may medyo tibayan po yung offset para sulit naman po. Sige po, stay tuned lang po at magpa-pressure test na tayo. So yun mga Cantors, bali tapos na natin yung part 2 ng ating Manju Revo na kinonvert sa PCP mga Cantors yun. Bali yung output nito mga Cantors is ginawa ko lang 14 PSI. Bali mausok mga Cantor, nagsisiga kasi sila kasi paghapon na nagsisiga kami dito. Yung output natin mga Cantor is 14 PSI lang, tapos yung kinargan natin ngayon is 16 lang kasi naubos na natin yung pagpapaputo kanina. At saka medyo napagod na rin ako sa kakapump kasi yung sinabi ko kanina tungkol sa offset na may leak doon sa connector yung pumunta sa tank, doon nagli-leak. Usok. So yun mga Cantors, tapos na siya. So sa may mga revo dyan, susunod na vlog natin pag nag-convert tayo, may mga tips rin ako ibibigay sa inyo tungkol sa swing nito. Ito yung palaging trouble ng revo yung swing, tsaka yung uring nya dito. May ginawa ako dito ngayon, hindi ko nakaso na video kanina kasi medyo dinalihan ko lang yung vlog natin. Bago pala matapos yung vlog natin mga Cantor, try ko muna. First cup. Yun, malakas yung mga Cantor. Stuck lang kasi yung silencer nya. Baka pag sinabi sa atin ng may-ari nito na pagandahin pa yung silencer, dodoble natin yung silencer. Tapos, bago mag-in mga Cantor, shoutout muna ako. Napakauso kasi. Shoutout natin si Sir Hunter Air, sir, salamat sa pag-subscribe sa ating channel. Bukid Mix Vlog, nakaka-comment lang sa last vlog natin. Shoutout sa iyo, sir. Kay James Conconde, shoutout. Explore Up Hunter, shoutout sa iyo, idol. Isang napakalupit na
sa napakalupit na, no, na hunter. Aliwas hunter, sir. Ayos, salamat po sa palaging pag-suporta sa ating mga video. Tapos kay Dance Vlog, sir, salamat sa pag-subscribe sa ating channel. God bless you po. At kay Reincarnasi, Ergan, maraming salamat po. Tsaka sa pang last kay De Angelos TV, sir, salamat sa pag-subscribe sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo palagi. Medyo short lang yung vlog natin dahil pinakita ko lang kung kamusta ba yung pag-convert natin. Okay naman siya mga hunter, wala na siyang leak. Nilublob ko siya sa tubig, tsaka kinargan ko siya kanina ng 2.5 lang muna kasi bago pa, kaya hindi ko muna diniretso ng 3,000. Baka pag dito kinuha bukas mga hunter, siguro tatry natin mag-hunt kasi namimiss na mag-hunt eh. Hindi tayo kukuha ng marami, kukuha lang tayo ng ilang piraso lang ng ibon bukas pa. Walang duty si misis kasi holiday, magpapasko na. Try natin, namiss ko na mag-hunter, mag-hunting ng hunter. Mga viewers natin, sana bigay nyo na bukas sa akin yung pag-hunt. Maraming sasabi na bawal talaga, pero hindi tayo kukuha ng marami, hindi rin tayo babaril ng wild duck. May babalikan ko yung spot natin na may punay. So yun, Manjo Revo converted to regulated PCP. Ayos na siya mga hunter, napakaganda, napakagaan. Parang si Uto lang siya, parang humahawa ka lang ng ano, ng mga si Uto na airgun. Pagaan lang siya mga hunter, siguro mga nasa 2 kilos or ewan ko lang, mga 2 kilos siguro. Mga short tank ton naman yung nilagay ko. So sige po mga hunters, maraming salamat po palagi sa pagsubaybay nyo sa ating channel. Sana po gustuhan nyo yung mga video natin. Pag nagustuhan nyo po yung video natin, pakiclick na lang ng like, share at i-update na lang, pakiclick na lang notification bell para updated kayo sa susunod natin mga video. Tsaka maraming salamat ulit sa inyo. God bless po, sa ulitin po. Maraming salamat.